Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine kay Gods, Ascended Masters, Holy Spirits, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, and of course sa mga Elementals. Siyempre, gusto ko po muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa ating mga subscribers, at sa ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating Angel Whisper 11. Maraming salamat po. At sa mga baguhan, again, ito po is more on spiritual po. Huwag po kayo magugulat dahil yan lang po magiging topic natin. Okay, yan lang po ang reading natin, more on vision, and minsan po is more, love, no? Minsan po may mga love reading tayo, pero konting-konti lang po yan, bihirang-bihira po, no? So now is update po tayo uli, okay, since today is, it's 2 a.m., past 2 a.m., Friday na halos, no? Mag-a-advance na po ako kasi magre-ritual na po ako later, no? Siya sa mag-start na po ako ng afternoon kasi nga po sa dami. Hindi naman po kasi ako nagkakaroon pa ng mass, no? Mass ritual, wala pa po akong ganun. Ang ginagawa ko po kasi talaga is isa-isa ko silang nilalatag. Isa-isa ko po silang nilalagay po doon sa aking ritualan. May lugar po ako ng pang-ritual talaga. Okay, so now ano pa ba? Malapit na po ang first Friday, no? Ah, hindi pa pala. Third week lang pala. Okay. So, start na po tayo ng ating reading. Hopefully, ano po is, this is a quick reading lang po. No? Panginoong Heso Kristo Ama, Panginoong Diyos Masalangit, Mahal na Birhing Maria, Mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo malakas sa kapangyarihan. Banal na dugo, banal na laban ng Espiritu, ang mga cards na ito. Ako po ay nihingi po ng mensahe mula po sa mga arkanghel, sa mga anghel, naway ako po inyong samahan ngayong oras na ito at magbigay po tayo ng mensahe sa ating po mga collective, sa ating po mga subscribers, followers, and viewers para po maging tanda ng kanilang mga, mabigyan sila ng babala at mga kaliwanagan. Naway kami po inyong samahan at bigyan po ng mensahe at kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kaliwanagan ang lahat. At bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng mga nangangailangan ng inyong himala. Maraming salamat po. Amen. Okay, so dito po na po tayo sa ating white card. Then, itong mixed nuts. Itong mixed oracle card. Then, doon po tayo sa Archangel Tarot. Okay, so hingin po muna tayo ng mensahe dito. Una po ang naishatid para po sa inyo. Ano kaya ang first card from Archangel? So tayo na mga, kasi gagamitin ko pong tarot is from Archangel, no? Okay, so we have the eager, no? So sino ba yung eager dyan? Ano bang eager yan? Eager saan? Eager po ba saan yan? Sa pagbabago? Eager sa paghihiganti ba yan? Ganun, no? Ano ba yan? Ano bang eagerness ang nagpupush sa kanya ngayon? No, dyan sa person mo. Tingnan natin collective kung ano, no? Okay. Let us see kung ano yung gustong iparating na archangels, no? Mga archangels natin. Okay, so we have motivation. Okay, so we have the motivation again. Resume tayo. Okay, so ano ba yung, ano ba yung kanina yung eagerness, no, yung eager na andyan, and now we have the motivation. Parang andito yung ano ba yung nag-uudyok sa kanya, ano ba yung uudyok sa kanya, ano ba yung pwedeng pang-udyok sa kanya, pwedeng ganun, ano. So let's see kung ano pa yan, kasi parang ano, no, nakalutang yung mga gusto niyang mangyari sa buhay niya. Parang meron siyang kalituhan, no, or yes, meron na siyang health issue, mental, maybe this is a mental issue, no. Na parang marami nang bumabagabag sa isip niya, no? Na parang hindi niya na alam kung ano ba yung pagpupursigihin niya or ano ba, magbabago na ba siya or itutuloy niya pa rin ba yung mga itutuloy niya pa ba yung mga bad doings niya, no?
yung pag-aatake niya sa'yo, mga tipong ganun. Like yan, pagbibigyan ng mga health issues, keme-keme, no? No? So, kung itutuloy niya pa ba yan, yung pagbibigay niya nga sa'yo na mga health issues niya, kung ipaprocess niya pa ba yan, or stop niya na ba yan, okay? Kasi alam niya, for sure na, kahit na ituloy niya to, parang magkakaroon pa rin siya ng ano eh. Alam mo yung hindi niya naman maitatago to, especially kay God, no? Kahit na gano'n siya kagaling, no? Hindi niya maitatago dahil mas magaling sa kanya si God. No? Wala namang gagaling kay God, kundi, dapat ang gawin niya dito is matakot na lang siya, no? Hindi yung ipupush niya pa rin yung gusto niya. Kasi kahit anong gawin niya, walang tatalo kay God. Kasi si God ang pinakamalakas sa malakas. Alam mo yun, yung ganun, no? So now, yes, we have the divinely guided, no? Kasi divinely guided kay, no? So kahit iproseso niya yan, ituloy niya yan, kahit sino mag-udyo, siguro meron nagbubulong siya, sige, sige, tuloy mo yan, death spell, sige, magpalipad hangin ka, sige, tigalpuhin mo yan, sige, gawan mo ng lason yan. May mga ganon, no? Pero, andun yung mga ngayon pa lang, no? Parang nakahang pa. Hindi niya pa to binubuga, o hindi niya pa to ine-execute, kasi, though, andito na siguro middle, nasa middle, ano na siya, stage ng pagpuproseso, pero hindi niya pa ito mabitawan. To, I mean, yung finalization or hindi niya pa yung isagawa. No? Kasi alam niyang divinely guided ka eh. No? So, may mga fears din siya. But, andito yung talagang, at least ngayon, 50-50 na. No? At least ngayon, medyo nakakaramdam siya ng takot ngayon. No? Kasi dati hindi eh. Ano siya eh, fearless siya eh. Talagang go, go, go. No? Kasi wala pa siyang alam. Ngayon kasi binubulabog na siya sa panaginip niya ng mga kasama mo, ng mga guides mo. Especially mga ascended masters and mga high rank na angels, no, na archangels. So, stay grounded, darling, ha? Stay grounded. So, better na parang, alam mo yon, meditate somewhere like sa nature, no, beach, mga beaches, mga ganyan. Or sa park, no? Basta may mga trees sa park naman kasi hindi mawawalan talaga ng puno dyan. Ano? And most of the time, parang lahat ng tao ngayon, lalo na mga nagzuzumba, nandyan. So, makijoin ka doon pero dito ka sa bandang malayo para to meditate, no? Para mas makapag-focus ka. Kasi sa true meditation, ano? Especially kung andito yung talagang open na open yung third eye mo, parang ito rin yung parang healing, no? Healing na rin ito ng soul mo. Physical, mental, lahat. At ang aspeto. Okay, and sa pamamagitan po niyang stay grounded or pag meditate mo, no, magbilad ka sa araw. I mean, yung bilad sa araw is morning lang po to, ha? Hindi po yung katirikan naman ng araw. Baka sabihin niyo, sabi ni Ma'am Angel, ano daw eh, magtirik daw, and magpaaraw daw ako eh, no. So, morning lang po. Mas maganda po yung talagang sunrise, no, hanggang 7 to mga 7 a.m. to 8 a.m. Maganda pa po yung sinag ng araw niyan. So, dyan is marirealize mo lahat. As in, lahat din, ano, is mag-heal sa'yo. Maibubuga mo lahat ng negative energy. Kasi may breathe in, breathe out po yan pagka nag-meditate po tayo. So, langhapin mo yung kalmadong paligid mo, yung presence ng good spirit, yung fresh air, then i-breathe out mo yung ano, bad spirits, no? Ganun lang, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, para magkaroon kayo ng ano, a light energy, no? As in, gagaan po talaga yung pakiramdam mo. And sa motivation, ano, yun, na nare-realize na nga na parang, alam mo yun, nare-realize na na rin sa ngayon ano, na you are divinely guided, kaya andito talagang 50-50 niya kung gagawin niya pa yan hindi. And sa health issues naman ano, and we have the abundance, no, so alam niya kasi to eh, kaya andito yung eagerness niya pa rin na ikaw is bigyan ng sakit or bigyan ng something na mag parang madidistract ka, no, talagang andito yung plus, andito pa yung mga udyok, no, ng mga kung sino-sino nga mga entities sa kanya. So, bakit, no? Kaya kanya bibigyan ng mga ganitong health issues, especially siguro mental block, mga tipong ganon, because of the abundance na talaga marireceive mo from God. Alam niya to.
alam na itong meron kang overflowing na abundance, no? Talagang magkakaroon ka ng security when it comes to abundance, no? So, yan yung isa sa mga ayaw na, ewan ko ba kung kailan niya ba ma-accept to, no? Pero, lagi na lang yan sinasabi nila angels mo, mga guides mo, na tantanan ka na. Okay? Kasi talagang binigyan nila ng last hat. To sabi ko nga sa inyo, di ba, sa mga sa readings na base sa vision, sinugod na to eh. No, sinugod na to ng lahat ng mga guides mo, na nag-iisa siya. Naasaan yung mga guides nyo ng mga time na yon? Wala. Okay? So, let's see kung ano pa. So, last two cards. Okay, so we have you. So, we have the stock. Okay, so naka-stock siya. Okay, so andito yung talagang gusto niya man tuloy, no? Gusto niya mang ituloy yung mga gagawin na sa'yo spiritually. Pero andito yung bakit parang hindi niya masagawa o hindi na siya makakilos. Bukod sa fear, pero hindi solid na fear ang nararamdaman niya sa'yo. But andito yung parang every time na bibigyan kanya ng attacks, no, is andito yung hindi niya, parang laging may distraction. Siya ngayon na nakakaramdam ng distraction para hindi matuloy yung pananalbahin na sa'yo. Okay? Oh, now, we have the divinely guided here. You are the divinely guided. And now, she or he is thinking that it's a fake, no? Talagang till now, no? Alam mo yun? Ang laki ng ano nito, ang laki ng ano nito sa utak, ang laki ng diferensya, na parang, alam mo yun, ang dami na nangyayari, kababalaghan sa kanya, na alam niya sa sarili na it's from the divine, ano, yung punishment na nare-receive niya ngayon, parusa, no? Pero still, kinoconsider niya na, still you're a fake. Still you're parang ilusyonada. Parang ganun. My goodness, kawawa naman siya. Yes, at eto ang evil eye niya, no? Still na andyan. Hindi pa rin umaalis. Talagang andyan pa rin siya to spy you, to stalk you, ganyan. Talagang minamanmanan ka pa rin niya. Or maybe with the help of, ano, no? Mga guides na din na on the dark side. Andyan pa rin. Okay, so what else po? Archangels. Okay, so here is friendly. Yes, kasi masyado ka rin friendly, no? Isa rin yan sa ayaw niya eh. Na kumbaga, alam mo yon, kung ikaw sa katutang friends mo siya, parang sa 10 daliri natin, iilan lang dyan. Maybe 5, 3, 4, 2. Ganon. Ganon ka-boring ang buhay niya. No, so that's why talagang andito yung wala kasi siya nakakausap, no. Kumbaga kung loner ka, mas matindi siya, no. Mas matindi. Parang alam mo 'yon sa ngayon, lalo ngayon, no, is talagang ang daming lumayo sa kanya. Ang dami na ngayon hindi naniniwala sa kanya kasi lahat ng mga binitawan niya ng salita, lahat na realize ng mga pinagsabihan niya na lahat is gawa-gawa niya lamang. Okay? So now is still andito. Backstab. Eh, hindi lang naman siya. Actually, marami rin, no? Hindi lang naman yung isang nagbabackstab sa'yo. Hindi lang itong person na talagang keep on attacking you spiritually. Meron pang iba. Bukod sa gossips, you know, rumors, mga ganyan. Marami pang nagbabackstab sa'yo. So, yun naman is just let go, let God yung mga ganyan nagbabackstab sa'yo. But the good thing here is, may good karma na on the way sa'yo. Which is talagang itong abundance na to is nasa sa'yo na yan. Okay? And make sure na this time is try to manage or try to control, no? Yung self-control, kailangan gamitin mo yan para alam mo yon, mas maging proud sa'yo si God. Okay, so what else? Okay, so we have behave. Yes, always pag dumating po si good karma, please behave. Okay, hindi niyo po kailangan tong ano ipangalandakan, okay? So behave lang po. Now, once na receive niyo na po yung mga good karma na yan, abundance, prosperity, good health, no, is make sure na wag po natin tong mas maging ano po tayo ngayon, wag tayong magpaka-showy, no? So pag naka-receive mo na yan, syempre you're the winner and your person is a loser. Diba? And actually, talaga, from the start, no, loser talaga siya. Yun nga lang, pinatikiman lang siya. Parang, alam niyo yon, nag-suffer ka man, no? Dahil inallow, maybe ng universe din, na
gumalaw tong loser na to, but andito yung binibigyan din nila to ng binibigyan din nila to ng lesson ano for her or for him to realize kung tama pa ba yung ginagawa ng pag-aatake sa iyo. Kasi I'm talking to ano dito ha, a member of the family, family member no, na involved dito sa sitwasyon na to. 'Di ba? So pagka syempre magkadugo kayo, bakit kailangan may ganun? No? So kailangan na sa magkadugo ano, magkaramay, no? Suporta ang kailangan. Hindi nagkakagatan. Okay? So let's see kung ano yung dito naman sa atin message. Still from Archangels, please. Oh, see, we have the this is Tagalog naman ano, kung kanina may backstab, now traitor is here for confirmation and inggit. Actually yun naman ang dahilan talaga bakit kanya tinatraitor eh, no? Siraan ka, sabihan ka na kung ano na masasakit na salita, though hindi mo naririnig, pero syempre God hears everything, no? So now kahit anong attack sa iyo niyan, kahit yan tinatraitor ka, andiyan naman ang Ama na naririnig kung ano yung mga sinasabi against you, no? So now, back to sender yan syempre. 'Di ba? Hindi ko naman ko ipatingting ko nakaharang. Ting 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 ting, ganun na lang. Okay, so that's back to sender, no? Kung ano man 'yung ginagawa sa iyo, back to sender yan and let go, let God po 'yan. Okay? So next is you are nagliliwanag, no? So andito 'yung ikaw ay nagliliwanag, ikaw ay talaga namang nagniningning na isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa ating sa kanila at sa ating paningin, yung mga ganun, no? So dito is alam mo yon, because of your light, no, is madami ang napapalapit sa iyo, madami ang gustong yumakap sa iyo, gusto kang makita, makasama, mga ganyan, no? Kasi pagkakasama kanila, relax sila. My goodness, bakit may barang dito? Okay, so yung pagtatraidor na gagawin niya sa'yo is barang na po ang gagawin niya. Uy, patayan na to. Pati ganyan, no? So still, no, meron pa rin siya mga death spells na ibabato sa'yo. Kaya, eto lang din naman ang maganda, no, sa reading, no? Kailangan po update din po tayo para po malaman natin kung ano po yung mga plans ahead nitong mga lumalaban sa inyo or umaatake sa inyo spiritual. Okay? Barang, so we have the rashes, so yan yung ibibigay niya sa'yo, rashes. Yan yung pagtatraidor na gagawin niya sa'yo, bibigyan kanya ng barang, bibigyan kanya ng rashes, with the help of their insects, no? So maybe meron mga insects dyan na hindi nyo nakikita, no? Hindi nyo, napakaliit, no? Just make sure na laging malinis din ang bahay nyo. And make sure din, paano ba yan? Hindi lang basta cleansing, like magwawalis kayo, magpapagpag kayo. Gamitan nyo po ng insenso. No, kailangan po natin yan. And yung mga rock salt, hindi naman po ako nagkulang sa inyo. Maglagay po kayo sa lahat ng sulok ng bahay ninyo. Huwag po kayong manghinayang. Mas mahal po ang magpagamot. Mas mahal po yung, lalo na kung iisipin nyo mga pupunta kayong derma, pupunta kayo na kung saan-saan, magpapaganito, ganyan, wala naman nangyayari. Hanggang sa pupunta kayo ng manggagamot, pupunta kayo sa ganito malayo-malayo, mga ganyan. So, mas maigi po yung prevention than cure. Okay, so, magkano lang naman po ang asin, maglalagay lang po kayo sa clear glass, bawat corners ng house ninyo, no, then, protected na po kayo doon. And incenso po, bigyan nyo lang po ng time, no? And for some, ito rin naman pwedeng ito rin pwedeng mangyari sa inyo, no? Mabawaw ang tulog. Pero alam niyo, pagka nag-insenso po kayo, ang sarap pong matulog. Kasi lahat ng impacto sa bahay ninyo lalabas talaga. Lusaw po talaga yung promise. Okay? So, we have also the in-laws. Okay, so for maybe for some of your in-laws, no? Hindi lahat. Pero kung sino man po dyan, may mga in-laws, mother-in-law, father-in-law na meron po mga sakit-sakit. So, yan, isa rin po yan sa binibira niya. So, again, back to sender din po yan. Babalik din po sa kanya yan. And make sure po na ang inyong in-laws, no, is meron din pong hawak na crucifix with San Benito. No? Or even ikaw. No? Effective po nito sa mga ganitong cases like barang, kulam. Itong crucifix with San Benito nito na ito is marami na rin po namang nagpatunay na mga clients ko po na kumuha.
Pero ito po is talagang proven po nila yan na napakalakas po. No, lalo na po sa mga demonic entities, no. So, yung mga nararamdaman po nila from galing sa mga ganon is talaga naman po nalusaw. Okay? So, and itong crucifix with San Benito is talaga nagliliwanag po. Kasi ito po is talagang for exorcism ginagamit, no. Just like this po. No, yan. Meron po yung San Benito sa likod and andyan po yung ano niya, initials, yung mga initials, mga letters niya. And with Jesus Christ, no. So, tandem po yan. So, ewan ko na lang kung hindi talaga siya manginig dyan, hindi talaga siya malusaw dyan. Okay. Okay, so what else? And we, oh my goodness. So, itim na kandila ang gagamitin sa'yo dito sa pambabara. Pero naman po tayo tinatapat dyan pagka mga ganyang kaso. So, ritual na po yan. Medyo mabigat po yan. Mabigat po yan. Kaya huwag niyo po patagalin. Kung may nararamdaman na kayong ganyan, huwag niyo po pahirapan ng mga healers. Okay? So, huwag kasusuko. Okay? Huwag kasusuko. Labanan mo agad yan. Kaya nga po ganito, kung meron na po kayong mga nakikita, mangilan-ilan lang po. No, na, huwag nyo na po patagalin, huwag nyo na po ipagpabuka. I mean, patagalin ng isang linggo, dalawang linggo. Kasi the more po yan na, kumbawa, isa, dalawa lang, dadami po yan. So, yung mga insekto po, na ano nyo na po yan, huwag nyo na po papuntahin sa internal. Kung naandito pa lang po siya sa mga braso, sa muka, sa leeg, sa kilikili, sa, basta dyan, huwag lang po bandang dyan. Naku po. Matagal-tagal po nagamutan yan, sinasabi ko sa inyo. And we have the duwending itim. So, kung akala nyo po yung duwending itim is more on talagang magbibigay lang po ng swerte, ang birding itim din po is nagbibigay din po ito ng relaxation. No? Nagbibigay din po sila ng calmness, no, sa tao. Okay, so for some of you is merong duwending berde na nag-aalaga po sa inyo. Okay, so umikot na ang mundo. Okay, so now talagang umikot na ang mundo. So lahat ng mga binabato rin again sa iyo, no, is ito is a confirmation lang dahil may mga readings sisimpo tayong ganyan na talagang umikot na po ang mundo, na bumabalik lang po sa kanila. Okay? So now is we have the Gayuma. Okay, so Gayuma is also parang kailangan mo din to since kanina na may barang, no, na kailangan nyo rin po ng crucifix with San Benito. Even Gayuma po is kaya niya po lusawin or kaya niya po magpagaling ng mga love spell din. Mas madali pong gamutin to Gayuma kesa po sa barang. Okay, so we have the likod bahay. So dito niya isasagawa ang ritual. Naku, kung may mga kapitbahay po kayo dyan na nakikita nyo ng hating gabi na ando po sa likod ng bahay, naku, nakapakiramdaman nyo. Oh, see? Kita nyo na? Huwag kang susuko dahil talagang ang ritual na yan is mababaklas. Kung ano man yung ginagawa sa'yo, sa barang na yan, naku, bilisan nyo lang po magpabaklas. Bilisan nyo lang po magpagamot. Kasi mababaklas talaga siya. Kung talagang kayo po is magpapabaklas agad, no? Positive, diba? Positive! So, ibig sabihin talaga po, it's confirmation na talagang mababaklas po yan. Okay, and pagdating din po sa duwende, no, na nagbibigay po ng relaxation and calmness is also, no, confirmation na positive siya. Na tama naman po yung sinabi ko. Ganun. Ano to? Okay, so we have Tres Picoroma. Ay, nako. Tres Picoroma po is napakagaling din po pang depensa nito. Kaya nga po, kung kayo po is magkakaroon ng combination na tanga ng mga ganito, ay nako, ano lang po yan, mananakitan po ang katawan nila. Promise. And look who's here. Sino na naman ang present? Sino na naman ang pabida dito? Kapatid mo na naman babae. Diba? So for some of you, no, is talagang andito yung may inggit sa'yo, no, at siya yung tumatraitor sa'yo, kapatid mong babae. So you need to, ano, also, no, to start your devotion. Kailangan mo mag-start ng devotion muna, no, then saka ka mag-umpisa ng lihim na karunungan. Hindi po kayo pwedeng pumasok sa lihim na karunungan kung hindi po kayo papasok sa devotion. Devotion po muna bago po lihim na karunungan. Now is walang iwanan.
Okay, and next month, wow, so may next month. Naku, alam niyo, pag lumalabas yung next month na to, dito tumatagal ang reading. Okay, so walang iwanan, ano? So, ibig sabihin, kung kayo po yung magpaparitual, at for sure, hindi po, yung pupuntahan niyo po ng manggagamot is for sure, no, hindi po kayo iiwan yan. Hanggat hindi po kayo gumagaling. Hanggat hindi po yan nababaklas. Okay? Make sure po na, doon po kayo dadalin ni God. Okay, doon po kayo dadalin. Hindi niyo po kailangan mamili. I mean, hindi niyo po kailangan mag-decide. Bigla na lang po papasok sa isip niyo kung kanino po kayo magpapagamot. Yung mga ganun. No? Si God na lang po magsasabi sa inyo. Kasi, yan yung manggagamot na hindi po kayo bibitawan, hindi po kayo iiwanan. Okay? So, oh, okay. So, next month, pwedeng mag-start tong barang na to. Thank you, Holy Spirit. Okay, so yun pong sabi, no? Next month, possible po na mag-start yan. Okay, so may nararamdaman ka na eh. No? For some of you, may nararamdaman ng ganito, no? And if you have plans to go abroad, tuloy naman siya. And for some of you, no, yung kapatid na babae na bumabanag po sa inyo, parang nagkakaroon na rin po siya ng kaliwanagan sa isip na parang yun nga, na bitawang ka na, suko na siya, ganun. So, antayin po natin yan sa mga susunod na readings kung talagang tinantana na po kayo niyan. Confirm, inggit. Okay? So, let's ask directly a message from Archangels. Ingat po kayo, ha? Kasi possible po ito na pumasok. Ilang weeks na lang po, papasok na po ang September. Kailangan po make sure na ano, meron po kayong mga panangga. Or magpa-ano na kayo, magpasara na po kayo. Para hindi na po kayo pasukin ng barang at gayuma. Galing, tulo agad. Okay. Wow. So, tatlo agad sila. Okay, we have the Four of Ariel, Seven of Michael, and Queen of Gabriel. Okay, so, Four of Gabriel says, no, when you give, you also receive. Correct, no? Talagang pag tayo po is nagbigay, andun po yung talagang may makareceive at marireceive naman po tayo. Kahit na ano pong ano yan, bagay o ano, is talagang ando po yung may marireceive at marireceive po tayo kahit hindi po tayo mag-expect. Hindi man po doon sa nagbigay sa inyo nga or from God. Okay? So, being resistant to change. Okay? Extremes in how you save or spend money. Ganun talaga. So, kailangan din po, no, kung tayo po yung mag-spend ng money, make sure po na andun pa rin po yung always be practical. Hindi po tayo ubos biyaya. Okay? Gagalit po si God noon. Palo. Palo tayo. Palo. Okay? So, we have the Seven of Michael. There is a better course of action available to you. Okay, working alone may not be the best answer. Review all the details. Okay, so maybe for some of you is talagang andito yung ginagawa po to ng ano eh, ng mag-isa, no? But Seven of Michael says, or Archangel Michael says, no, na hindi naman po talaga masama ang humingi po ng tulong, no? Kailangan po, pagka talagang hindi na po kaya, ask help na po to others, no? Para po, hindi po tayo magkamali. Okay? So, make sure, especially po kung hindi naman po kayo especially po sa mga healers na hindi po nakakarinig, pero meron na pong, yung insight, no, is meron na. I mean, yung third eye niyo po dito is more on parang sa tawas, yung yun, nakakakita na mga images, mga ganyan, pero hindi po kayo nakakarinig. No? So, pagka nakakarinig na po kayo, then you can ask some signs or help, no, sa guides nyo na po. Then sila na po ang tutulong sa inyo kung ano po yung dapat at hindi nyo po dapat gawin. Okay? So, mas maganda po yung gano'n na marunong na po tayo makipag-communicate sa mga spirits. I mean, sa mga angels. Okay? And you need to review, no, again and again and again and again and again, no, para hindi po tayo magkamali. Or do some practices muna para maging perfect.
sa in the end. Okay, so now we have the Queen of Gabriel, which is you can do anything right now. See, you can do anything, no, right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people. Wow. Galing nga. So, andito ngayon yung ano. Ito is yung mga, kung paano ka tutulong. No? I mean, kung meron kang gustong tulungan, meron kang gustong pagalingin, in sa ganitong ways mo, then, successfully, makukuha mo yan, magagawa mo yan. Nang walang pag-aalinlangan. Kasi yun na yung meron ka. Na hindi mo alam. Pero matagal ka na, o gigil na gigil ka na dito ang gawin yan. But now, bibinigay na sa'yo ni God yan. So, do it. Okay? With, anong tawag doon? Hindi lang sa pagtiwala eh. Buong tapang mong gawin, kailangan buong ang loob mo para maisagawa mo yung ganyan. No? Okay, so what else? Okay, so we have the Five of Gabriel. We have five cards na. Five of Gabriel and Ace of Ariel again. Wow. Okay, so Five of Gabriel, a challenge you can resolve. Withdraw from the drama of others. Have patience with yourself and those around you. Always, no? Kailangan talaga yan, no? Totoo naman po na talaga po lahat ng challenges, obstacles, lahat, no, struggles, fears, lahat naman po yan kaya na po natin i-resolve yan. Kailangan lang din po natin ng patience kasi hindi po agad-agad nabibigyan ng solusyon. Maybe weeks, days, months, no, bago po yan ma-resolve. Pero, masusolusyonan. Yun po importante dun. No, ang kailangan lang po talaga dun is habaan po natin ng pasensya. Kasi, doon po natin, I mean, yan po yung way ni God din eh, no? Kung tatawagin po natin sila. Or para gagawin mo yan on your own, no? Na hindi mo sila tatawagin. Pero mas mapapadali po yan, yung problema na yan, kung tatawagin niyo po siya. Kung siya po ang kasama niyo sa tabi ninyo, habang iniisip niyo kung paano ko ba to bubuuin, ito nabasag na to, kailangan ko pa ba itong buuin, ito bang lamat na ito, matatanggal ko pa ba to, yung mga ganun, no, with the help of God, no, so ganun po ang gawin ninyo. So yun lang, patience, no, and here naman sa Ace of Ariel, no, it's your lucky day. Wow, it's your lucky day daw. So new resources of money, time or support, a change in job or a promotion. So wow, so this is your day. So starting today, what's the date today? It's August 23, if I'm not mistaken. Wait. Iniingat ako dun ah. Yeah, it's August 23. So it's your lucky day. No? New resources of money, my goodness. At time or support, no? So alin dun? So tatlong yun, ano? New resources of money, time, or support, a change in job, or promotion. So, andito yung maybe magkakaroon ka ng level up, or andito yung magkakaroon ka ng, ang tawag doon, increase, no, po pwedeng ganun. Or meron kang parating na mga another, or unexpected source of income, or maybe lots of surprises, gifts, spiritual gifts, mga ganun, no. So, expect mo yung positive, no, changes na mangyayari sa ngayong araw na ito, starting today. Okay, so good luck and embrace it. Now is that's your reading, and na parang gusto ko na to i-post kaso bukas kasi magre-ritual ako eh. Ay mamaya pala, kaya mamaya ako na to ipopost, no, bago ako mag-ritual kasi po it's almost quarter to ano na, quarter to 3 AM. Okay, so close your eyes. Bow your heads para po sa healing.
Okay, so maraming maraming salamat po sa mga naka-resonate po at iba po nakaka-subscribe. Please paki-click po ang subscribe button and like and share and click the notification bell para po updated po kayo sa aking reading. Good morning sa inyong lahat, lalo-lalo po dito sa Pinas. Maraming maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.